Hello mga kabayan, kumusta kayo? Good morning, magandang buhay, welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Kunting reaction po ako ngayon, nagbabalik po. Mga ilang araw din ako hindi nakapaggawa ng aking reaction. Maraming salamat po muna doon sa mga silent viewers ko, mga nagla-like, nagko-comment, yung subscribers, thank you po sa inyong suporta. At ang ating pinuno ka-business po, huwag natin kalilimutan, tuloy yung suporta po natin. Ka-business official channel po niya, at ang ka-business family channel, at saka yung aking Papa Dins TV. Shoutout na rin po sa ating mga kagwangs, at saka yung aking mga kasama mga reactors. So, ito yung aking reaction ngayon. Hindi ko kasi magpalagpas eh. Ito yung si Bay Papaya na nag-vlog siya in behalf of Pinuno Ka Business kasi masama yung pakiramdam. Siya muna yung pinakahawak ng camera. So, ang naging content niya dito, sinermonan niya ang kanyang, ito para sa akin lang, na opinion ko lang to. Base sa aking panonood, sa aking mga nakita at narinig sa kanya, para siya nag-sermon doon sa kanyang mga kasamahang mga kagwangs, kasama yung mga junior kagwangs. Sa totoo lang, nakaka-offend para sa akin, ano. Ang naging ugali dito ni Bay Papaya, para sa akin, Bay, ito ka, pasensya ka na, ito lang yung aking opinion, ito yung nakita ko, at nabasa ko rin sa comment section, na talagang marami ang hindi lang kagusto doon sa iyong mga paggawi, pananalita, yung ginawa mong pagbablog, kung paano mo hinarap ang iyong mga kasamahan ng mga kagwangs, paano ka nagsalita sa kanila. At ito pa, dito ako na ano, parang ako yung napahiya sa nangyari sa ginawa ni Bay Papaya. Napahiya ako doon kila Kagwang Damulag, nandoon si Kagwang Burnok kumakain, nasa harapan ng Gracia. Excuse me. May nakalala sa akin. Kahit si Bong kumakain din. Ang naging galawan dito ni ano, ni Bay Papaya, para ho doon sa mga hindi pa nakakapanood, tingnan nyo po doon sa vlog ni Pinuno Ka Business, isang araw na po yung nakalipas, yung title po, Bay Papaya, may sama ng loob sa mga kapwa niya kagwangs. So, may sama ng loob doon. Ito si Bay Papaya. So, dito siya naglabas ng kanyang sama ng loob. Hindi niya, ang sama niya ng loob dahil nga daw eh, yun yung oras. Tininan niya yung oras ng trabaho. Kumakain pa alas 9 na. Hindi pa nalilinisan yung sasakyan. Parang bigla nagsermon si Bay Papaya ba? Tapos, dapat sana, ano ba, para sa akin, no, inantay mo na matapos sila Bruno kumain. Kung sino pa man yung mga kumakain doon, si Bong kumakain din. Tsaka ipinaalala niya dito yung mga billion doon ni, ano, billion ni Pinuno Ka Business. Tapos sabi niya, eh, kunti na lang doon yung mga nandun makagwas, matira matibay. Ano bang ibig sabihin nito ni Bay Papaya? Kasi alam naman natin na hindi naman obligado pumunta doon sila Kuya Buknoy. Sila, kagwang tawag dito, sila Intoy. Eh, ito bago lang naman to si Bay na doon kasi nga diba nagpagaling, inintindi siya kasi nga may sakit, inintindi siya. So ngayon pagpasok niya dahil binigyan siya ng task, responsibilidad na siya muna yung mag-vlog, ayun, nag-acting siyang bossing, naging mayor-mayoran na siya. Bay, sorry, yun talaga yung nangyari. Parang dinaig mo pa sila, Pinuno Ka Business doon sa naging gawin mo. Siyempre, marami. And yung mga kasama ng mga kagwangs, hindi man nila madirekta, siyempre, nakakasama ng loob yun para sa kanila. Pero, hindi naman sila balat si Buyas eh. So, masasabi mo siguro, Bay, sa comment section, ang dami ng bash sa'yo. Pwede yun. Oo, nandiyan, maraming mga basher ka, Bay, nandiyan. Pero yung iba dyan, nagpapaalala lang na pantay-pantay kayo mga kagwangs. Huwag mo kalilimutan na pare-parehas lang kayo dyan. Ang nagkataon lang nung araw na yun, ikaw ang may hawak ng camera. Pero yung naging content mo, yun ang hindi maganda. Kasi nga, pinuna mo yung ano nila eh. Parang sinita mo sila kaagad na madali, pwede naman yun eh, yung sasakyan. Sabi mo, nung oras na, alas 9 na, yung sasakyan hindi pa nahugasan, hindi pa nalilinisan, na kailangan yung umalis ng maaga, mag-vlog ng maaga, alas 9 na, kumakain pa lang, at tanong ka kung anong oras sila dumating, bakit ganun, andyan pa rin kumakain pa. So, yung mga ganun pananalita, hindi, para sa akin, hindi maganda. Hindi maganda pakinggan. Kasi kahit siguro si Pinuno Ka Business, alam niya kumakain yung tao, hindi niya sisitahin ng gano'n. Antay niya matapos. O di pagtapos, pahinga din, trabaho na. Diba?
parang ano eh, hindi maganda sa pakiramdam. Kaya ayun, tuloy by saluhin mo lahat yung mga negative na mga komento. Kasi syempre, para sa kanila nasaktan din yun, yung mga nanonood. At dinadaan mo lang sa tawa-tawa, nakaka-insulto para doon sa mga kasamahan mo. Tapos nabanggit mo pa nga dyan na yung mga junior kagawang hindi nagkukusa, na kumilos, kailangan sasabihin pa, ituturo pa kung ano yung gagawin, eh maliit na bagay lang naman yun eh, hindi sabihin ninyo, diba? Eh minsan nasabi nyo nga, eh, kumbaga on and off, kikilos o hindi, eh minsan kasi may time talaga, tao tayo eh, may time na ganado, minsan hindi. Pero syempre, alam naman natin, nakita natin yung panahon, di ba, ano mga kababayan, ka-business. Umuulan eh, sabi nga ni Kuya Damo, yung si Kagong Damulag, maglilinis ng sasakyan, umuulan, di sayang din lang, di ba? Madudumihan din lang, tapos aalis pa sila. Pero siguro, okay naman yung punas-punas lang. Siguro, yung alis-alis yung mga putik, mga ganun-ganun. Kaya lang, sa maling paraan ang pagsasabi ni Bay Papaya, naging ano nga siya doon, naging boss, naging... Yan nga, nagpaka-mayor-mayor na siya doon sa time na yun. Dahil nga, siya yung ano eh, panganay na kagwang. Yun kasi yung ano ni pinuno sa kanya. Hindi po yung panganay na kagwang kabay papaya para sa akin eh. Pwede mo nang ganunin na pananalita yung mga kasamahan. Kasi hindi, ano eh, hindi maganda pakinggan. Hindi mo nagsalita na si Kuya mo na kung ano man yung mga pangaral o man sinasabi ni Bla Pinuno, siyempre pinahalagahan. Alam nila yun. Alam nila yan. Kaya hindi pwedeng paulit-ulit para banggitin pa sa kanila, sabihin pa sa kanila, sermonan pa. Iparanig pa sa kanila yung mga kasamahan, yung mga ganun bagay. Di kung linis, di maglinis, tulong-tulong, diba? Diretsuhin mo na lang ng ganun. Yun lang naman. Diba? Iwan ko lang si Borno kung nakaya pa niyang lunukin yung kinakain niya. Ay nako bay, alalay lang bay ano kasi alam mo naman kung saan kayo lulugar dyan, sa ka-business family, oo, pare-parehas naman kayong mga kabuwang sa dyan, pare-parehas kayong tinutulungan, walang ano, pantay-pantay. Sinabi naman yan ni Pinuno, pantay-pantay naman kayo eh. Iba-iba talaga sila pag humawak ng camera. Ayan, si ano, nagbablog din. Si Kagwang Burnok nagbablog din sa ina-upload sa ka-business. Kahit si Kuya Bok na inagbablog din. Hindi naman sila ganun eh. Na kala mo mga boss, hindi sila. Ito iba lang si Bay Papaya talaga. Ewan ko Bay, pasensya ka na. Parang konting ano lang, baka nakakalimutan mo na Bay. Huwag masyadong... Baka nagiging mayabang na rin Bay. Ingat lang no. Alam mo naman kung saan ka nag-umpisa. Yung mga baguhan dyan, alalayan din, di ba? Alalay din. Sa dami ninyo, sasakyan lang ang hugasan, magkukwentahan, ayun. Kukwentahan pa. Di ba? Tulong-tulong lang. Sabihin sa mahinahon na paraan, sa maayos na pananalita, yung hindi makaka-offend sa iyong mga kasamahan. So, siguro ba ngayon nabasa mo na yung mga sa comment section? Sabi mo nga, wala kang pakialam sa mga basher. Basher lang sila, wala kang pakialam. Pero sana, tingnan mo kasi mayroon kang makukuha dyan yung mga negatibo sa yung mga kilos, sa yung ugali para mabago. Yung hindi tama. Pagdating sa yung mga kasama, siguro kung sa personal mo lang, okay lang. Kaya lang, pag mayroon nang andyan na, mayroon nang masasaktan ang damdamin na mananahimik na lang, mapapahiya. Siyempre, hindi naman yung mga bata. Mapapahiya din yan sila. Diba? Kaya alalay lang tayo sa ating puso, sa isip, yung pagsasalita, na hindi tayo makakasakit ng ating kapwa. Diba? Lagi lang sa lugar. So yun lang yung sa akin, ano, mga kababayan, ka-business at kapapi. Pasensya na kayo, medyo ano lang tayo ngayon, ha? Hinahinay lang muna ako sa pagbibigay ng aking reaction. So mag-iingat po tayong lahat. Basta tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloy na suporta po sa ating Pinuno, sa ka-business official. So, wala muna akong shoutout. Napaisa-isa. Ako pa yung magpapahinga na muna. At maraming salamat po. Mag-ingat tayong lahat. At yun, laban lang sa buhay. To God be the glory.